Hindi po ako professional sa ganitong larangan, ngunit nagbibisang po ako sa pang-araw-araw na nagagawa at nalalaman ko dito sa aming store. Gusto ko lang po ito ipamagi. Ano ba ang photo top? Ano ba ang mga benefits nito sa ating picture? Paano ba ang paglalagay ng photo top kahit walang lamination machine? Alamin mo lang yan dito, kabida, and don't forget to subscribe! Kabida, kung bago ka lang po sa aking channel, ako nga po pala ang yung simpleng ating na si Ate Press. So in today's video, isang makabuluhang video na naman ang ipapamahagi ni Ate Press sa inyo. May pong nagtatanong kung paano ba ang paglalagay ng photo top sa kanilang mga picture o sa kanilang mga sticker. So lalo na wala silang lamination machine. So manual po ang gagawin natin. Ang lahat, ano ba ang photo top? Ang photo top po ay ito. So, ito po ang itsura ng photo top. Transparent type po siya. So, ito po yung tinatawag na cold laminating film photo top. Glossy. Ayan. So, ano ba ang benefits ng photo top? Nakalagay dito, ang photo top benefits. Protection from scratch, makes picture waterproof, and prevent image fade easily. Ayan. Sabihin, pag nilagyan po natin yung picture natin, yung sticker natin, ng photo top na ito, hindi po siya basta-basta masisira o mag-fade. Kung napanood nyo nga po yung video ko ng sticker print using dye printer at photo top kung paano yung paglagay nun, yun, makikita nyo po doon yung difference ng walang photo top at may photo top. Pero ngayon po in today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po ba ang paglalagay ng photo top yung mga photo or sa inyong mga photo sticker. So, ito po ang example natin na pinrint ko po na sticker. Yan. Ang Paw Patrol. Ito pong Paw Patrol na to ang ilalagay natin ng photo top. So, sticker pa lang po ito. So, wala pa po siyang photo top. So, dahil nga gusto ko po lagyan siya na photo top, lalagyan po natin siya manually. So, marami po kasi nga na wala po kasing lamination machine. So, alam niyo po sa totoo lang, mahirap din po ang paglagay nito kahit may lamination machine. Dalawa pa po talaga kami na kasama ko dito ang naglalagay, lalo na kapag A4 po siya. So, syempre manually natin itatry. Dapat syempre walang bubbles, di ba? Itatry ko din po yan kung paano po ba yung tamang paglagay nito manually kahit nag-iisa ka lang. So, alamin mo lang, watch this. Tandaan nyo lang kabida na dapat yung sticker natin ay malinis. Kasi kahit may halimbawa, merong po yung dumi na maliit, tapos pag nalagyan natin ng photo top. Kasi pag nalagyan na siya, makikita po yun pag may dumi. So dapat po malinis siya. So kahit linisan nyo po ng tissue or yung basahan na malinis. First natin, linisin muna natin to and then put the photo top. So ito na mga kabida yung ating sticker. So ang unang gagawin natin dyan syempre, pupunasan natin siya ng basahan para wala po siyang dumi. Basta mga kabida, dito sa flat surface lang po natin dapat siya gawin. Or pwede sa cutter, ayan. Ito po yung photo top natin. Ito yung pinakalikod. Then ito yung pinakaharap. So meron ditong pagitan. Tutuklapin muna natin yung pinaka photo top ng onte or maliit lang, para idikit natin sa gilid ng mismong sticker. So, dapat malinis din po yung kamay ninyo, kabida, para hindi po yung dumi kumapit sa sticker. So, ganyan lang. Lagyan lang natin siya kahit onte. Pagitan na ididikit natin sa gilid ng sticker. So, siguro mga ganito. So, mga ganito lang po. Ngayon, ulitin natin yung paglinis ng sticker kasi baka po may maliit man lang na dumikit po dito. Yan. So yung pandidikit natin sa gilid nito yung ating thumb. So dikit lang natin. Unahin natin dito sa taas, pababa. So make sure lang na naka baba po. So ating thumb, yung thumb natin yung gagamitin natin pandikit, para dumikit lang po. So, yan. Kahit dikit nyo siya sa mismong cutter. Then, next natin, ito po yung pangkikiskis natin, yung basahan.
So, yan yung itsura niya. So, dito sa harap, meron po tayo. Ito yung hahatakin natin para po na malagay natin yung pupo top. So, unasan muna natin. Dapat walang dumi. Then, ito. So, pagkaalis natin yan, paunti-unti lang po. Follow up lagi natin. Ipa-follow up lagi natin ang basahan. So, paunti-unti lang. So, yan. Follow up ng basahan lagi. So, hahatakin natin. Ito yung hinahatak ko po, kabida. So, hatak, follow up ng basahan. Hanggang sa matapos, padulo. So, kailangan may pores din po yung pagpunas. So, para hindi po mag-bubbles. So, paunti-unti. Ayan. So, paunti-unti lang, kabida, wag nyong bibiglain kasi may possible po na mag-bubble siya. So, maganda, clean na basahan po. Or yung iba nga, yung cotton talaga na basahan. Ayan. So, hanggang matapos po yan, ha? Dahan-dahan, with pores. Meron. So, yan, nakabida. So, follow up ulit natin ng basahan. So, alisin na natin. So, yung maliliit na yan, aalisin lang natin. So, ikakat lang natin yung pinaka sobra. So, yan. Makikita nyo kabida, wala po siyang bubbles. Ayan. So, patience lang talaga. So, ayun. Para maging maganda yung ating pagkalagay sa photo top. Ayan. So, ayun na nga kabida. Ito na siya. Ayan. Mapapansin nyo, may photo top na siya. Ayan. So, protected na po ang ating sticker, ang ating picture. Ayan. So, yun lang po yung easiest way. Pag wala po kayong lamination machine. So, wala namang problema kahit wala kayong lamination. Yan, magagawa nyo yan ng paraan. Ayan. Kung gusto nyo po ang video na to, forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Lahat Kabida kay Ate Press. So, i-share nyo lang po yung video na to para malaman din po ng iba kung paano po ang paglalagay ng photo top kahit walang lamination machine. Ayan. So, maraming salamat kabida. Kung may mga katanungan pa po kayo na nais malaman, comment down below lang po. Alam ko naman po yan, sasagutin po yan ni Ate Press with matching video pa, di ba? So, maraming salamat kabida. Till next video po. God bless kabida. Bye-bye. So, sinishoutout ko lang po ang asawa ng aking brother, si Risa Rapsing Sustoso. Hi, kamusta kayo dyan? Mag-ingat kayo ng kapatid ko lagi. At salamat sa pagsubaybay lagi sa aking YouTube channel. Ayan, sinishoutout ko din po kayo. Lalo na yung mga nagko-comment po sa mga videos ko, yung mga gusto po nilang malaman o ganyan. Kung naman po yan, sinasagot ko po talaga agad. So, maraming salamat kabida. Till next video.